welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa May Quezon Avenue. Pupunta tayo dyan sa Vertis North, isa sa fastest growing na bagong business district dito sa Quezon City. Ilang taon na nga ang nakaraan nang nagkaroon ng joint venture project ang National Housing Authority o NHA at ang Ayala Land para i-develop ang malawak na area dito sa pagitan ng Quezon Ave at North Avenue. Ito na ngayon ang Vertis North. Dito naman sa kanto ng Edsa at Quezon Avenue, itatayo ang Metro Manila Subway Quezon Avenue Station. Last month nga ay nagkaroon na ng clearing dito sa location na tatayuan ng subway station. Nagsimula na nga ang pre-construction activities katulad ng tree cutting at earth bowling bago pa simula ng actual na paghukay para sa tunnel ng Metro Manila Subway Station. Dito sa ilalim ng flyover, isang bagong park naman ang itinayo ng MMDA. May iba pang mga bagong park sa ilalim ng mga flyover ang kasalukuyan na tinatayo ng MMDA. Malapit lang sa MRT 3 Quezon Avenue Station ang itatayo na subway dito sa kanto ng EDSA. Mukhang mas marami ang bababa at sasakay dito kumpara doon sa North Avenue Station na medyo malayo ang lalakarin papuntang MRT 3 at SM North at Trinoma. So ayan guys, nandito na tayo sa Vertis North. Mabilis ang progress sa iba't ibang proyekto na ginagawa dito. Marami ng mga bagong residential condominium office building ang naitayo na dito. Ang pinakabagong project na ginagawa ngayon dito sa Vertis North na malapit nang matapos at magbukas ang bagong Solaire Resort and Casino. By the way guys, parang bago yata itong EDSA Carousel Station na makikita natin dito ang Phil-Am QC Station. Ang Greenbelt 1 naman ang mauuna. Mukhang bago nga ito at bubuksan pa lang.
By the way, may sumasakay ba dito sa PhilAm QC? Ah, siguro yung mga nakatira dito sa Vertis North. Sisimulan na rin palang itayo ang pinakabagong Edsa Carousel Station. Doon naman itatayo sa tapat ng SM North. So ayan guys, malapit na nga matapos ang bagong Solaire Resort North. May giant LED screen dito sa labas ng building. Sa ngayon, ongoing pa na ginagawa ang driveway at drop-off point sa harap ng hotel. Ang UNTV Tower naman na nasa tapat ng Solaire, mukhang wala ng progress. Anyway guys, kaya pala tayo nandito ngayon sa may Vertis North. Ayon pa sa latest update na nakalap natin, magkakaroon pala ng major redevelopment ang apat na pinakakilalang Ayala Malls dito sa ating bansa. Ang Trinoma, Glorieta, Greenbelt at Ayala Center Cebu. Ito naman ang kabilang side ng bagong Solaire North Resort. Ano nang nangyari dito sa UNTV Tower? Anyway, balik tayo sa topic, ang major renovation na gagawin sa apat na malalaking Ayala Malls ay hindi biglaan sa loob ng 5 taon. Gagawin pala ito ng by segment para hindi masyadong ma-disturb ang mga consumers sa apat na mall na yan. Dito sa Trinoma, isa sa mga mall na magkakaroon ng rehabilitation. Mukhang obvious naman kasi nga maraming project na ginagawa dito katulad ng MRT7, Common Station at Metro Manila Subway. Mas okay na rin na magkaroon ng redevelopment sa Glorieta at Greenbelt. Medyo luma na rin yung ibang mga mall dyan. Dito sa likod o malawak pa yung area dito, natatayuan pa ng iba pa mga project ng Ayala. Andito na tayo sa Ayala Malls Vertis North. Dito naman hindi magkakaroon ng rehabilitation dahil medyo bago pa lang naman ang mall na ito.
Katulad sa Greenbelt at Glorieta, magkatabi lang ang dalawang Ayala Malls dito sa North Avenue. Dito naman sa intersection ng Mindanao Avenue at North Avenue, ongoing na ang construction ng Metro Manila Subway North Avenue Station. Andito tayo ngayon sa Sky Garden dito sa taas ng Trinoma. Siguro hindi dito ang magkakaroon ng renovation. Sa tingin ko dito sa harap sa may North Avenue, baka magkaroon ng extension ang Trinoma. Mula dito sa taas ng mall, makikita naman natin ang progress ng Metro Manila Subway North Avenue Station. Medyo malayo nga lang sa MRT at sa Common Station. Dito pala sa harap ng Vertis North, may ginagawa na naman na bagong project. Ano kaya yan? Abangan natin sa mga susunod na update. Maganda pa rin naman dito sa Sky Garden sa taas ng Trinoma. Isa sa pinaka-busiest mall ng Ayala ang Trinoma dahil connected ito sa MRT. Mas lalo pang dadami ang tao dito kapag binuksan na ang Common Station na connected din dito sa Trinoma. Ang dami mga project na ginagawa ngayon dito sa Vertis North. Kaya naman magpapatuloy pa rin tayo na magbibigay ng latest update sa latest progress ng mga project na yan. Wow, ang ganda na ng bagong Solaire Resort North. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!